Panginoon kasi kahit na kumunti lang po tayo, eh, naka-attend po tayo. At pwede kung gusto niyo pong mag-CR, may 3 minutes po tayong ano, yung bonus po ninyo, bonus na lang. Alam niyo po ba yung pambatang kanta na ano, yung sa mga instrument po, instrument? Bali, isi-set po natin yung ano, yung piano, guitar, at trumpet, at saka yung ano, yung ano nga po, drum po, drum. Ah, yung drum po na ano, yung tunog is, alam niyo po yung tunog ng, gawin po natin yung tunog ng piano is Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Tapos yung guitar po, alam po ninyo kung anong tunog. Pero may ganang tunog. Kasi na ba dito nagtutugtog? Ah, very good, very good. May bonus ka sa akin na. Okay, bonus. Tapos yung ano sa trumpet naman po, yung gagawin natin is ano na lang. Tapos with action po tayo ah. Ano na lang po yung ano, yung sa trumpet po is tutut, ganun po yung action. Pero sa piano po gaganon. Mamaya pag nag-action po ako, kung sino po yung first group dito, sasabihin po Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Tapos sa gitara po ting ting ting, tapos po sa trumpet po is tutut, dito naman po tayo sa last is boom 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 tayo. Okay po ba sa inyo? Yeah, yung lyrics na. Madali lang po yung lyrics. Sasabihin ko. Do you know the name of this? Yes, I know the name of that. It's a beautiful piano. I can play Do, Re, Mi. If you listen to God's word, Jesus loves you and me. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Tapos naman guitar naman po tayo, di ba? Ganun din po. Do you know the name of this with action po ah? Okay. Okay. Hindi mo rin sa yan? Dito po tayo is piano, guitar, trumpet po tayo pastor. Dito po is pag-iing po tayo. Tapos mag-last na po, pag nag-action po ako ng do you know the name of this, tapos pag sinabi pong ganon, nasabihin niyo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Tapos pag ginanon ko po, do you know the name of this? Start po tayo sa piano, okay? Do you know? Ready, sing po tayo lahat ah, okay, para masaya. Standing by, standing? Or... Standing. Standing lang po, para masaya. Para maka-ano, maka-action po tayo, di ba? Do you know the name of this? Yes, I know the name of that. He is a beautiful piano. I can play God and me. If you listen to God's word, yes!
yan. Sino pa yung bago dito? Ayan po. Si Sister? Sister Cherepe. Cherepe? Jennifer. 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 Tsaka sino po? Si Brother Raymark. Si Brother Raymark po. I-welcome po dito sa GICA management po. Maraming pagkakitin ang pagkakitin po tayo lahat dito kahit po. Kukunti lang tayo dito sa panambahan, nakarating po tayo at sa rin po mga wala dito. Ngayon po, dumako na po tayo sa ating worship leader. Tinatawagan ko po ang wapo na rin ngayon. Ngayon po, pasat kailanman. Si Fra Jose po. Wapo po. Praise God. Salamat. Kumusta po ang bawat isa? Mabuti po. Tayo po tayo lang. Kasapot din lang. Let's invite the presence of the Lord sa ating mga puso. Amen. Amen. And Lord, maraming salamat po Lord sa araw na ito, Lord. Nandito po kami ngayon, Lord, upang ikaw ay aming purihin, sambahin, Lord, at itaas ang iyong pangalan, Lord. Maraming salamat po, Lord. Ikaw po ang sana pong gumabay sa amin, Lord, sa araw na ito. And let your Holy Spirit po ay may pour out po sa aming mga puso. Maraming salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinita pa tayo mo po. Usong-uso ngayon ito sa social media. Facebook. Yeah, Facebook. Yung salitang, what if? What if? Ano po kaya ang buhay natin? What if hindi natin nakilala si Lord sa buhay natin? Ano pong naiisip natin? Ang first count po na, first thing po na papasok sa isip po natin ay pag hindi ko kaya nakilala si Lord, ano kaya ang buhay ko ngayon? Puro negative yan. Dahil yun ang buhay kung wala ang Lord sa ating puso. Puro negative lahat yan. Kahit saan mo parte isipin, negative po yan. Ganun po ang buhay ng isang tao pag wala ang Diyos sa kanyang puso. Amen. And ngayon po, we are lucky na nandito po tayo ngayon. Lucky or blessed? Lucky or blessed? Because mupuri tayo sa Panginoon, kinikilala natin siya, nakilala na natin siya. Amen. Amen po ba? Amen. And nandito po tayo ngayon dahil hindi po sa ating sariling kagustuhan o kaya sa ating sariling plano lamang. Ito po ay ang plano ng Lord para sa atin. Yes. Na pumunta tayo sa kanyang tirahan, sa sambahan. At gusto ko pong share sa inyo ang verse na ito sa... Ito po yung pambansang life verse ng mga Kristiyano. Ayun po ba? Sa Jeremiah 29:11 po. Pambansa po ito. Lahat po ng Kristiyano na tumanggap kay Lord, alam ito. Amen po ba? Sino po hindi nakakalam? So, sabi po dito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Dito po. Ang plano ng Diyos sa buhay natin ay pag nakilala po natin ang ating Panginoon sa ating buhay, ang outcome po niyan ay puro po positivity. Puro positive lahat po yan. Sabi po dito, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Tama po ba? Amen. So sabihin mo sa katabi mo, plano ni Lord na nandito tayo ngayon. And inipit ko po na tayo lahat na ito, tumayo po tayo. And can we invite the Holy Spirit po na i-pour out po lahat po ng blessing po para sa atin. And ngayon po, na may plano ang Lord para sa atin lahat.
And invite ko na rin po ang ating mga UP. And shall we give thanks to the Lord po sa araw na ito. At ibigay po natin ang ating the best na praise and worship sa ating Panginoon. Amen. Maraming salamat, Bro Joseph. Sige po, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Lord. Amen, amen. Sige po, isi-share ko lang po sa inyo tong verse na ito at na sobrang napakaganda mo, no? Sa Psalms 95, pero sa Tagalog ko buhuhunin. Sabi po dito, halika kayo, magsiawit tayo na may kagalakan at sumigaw tayo sa Panginoon ng ating batong kanlungan at tagapagligtas. Lumapit tayo sa Kanya na may pasasalamat. Masaya nating isigaw ang mga awit ng papuri sa Kanya. Amen! Hallelujah! Iligtas na po tayo ng ating Panginoon Diyos at binigyan niya na po tayo ng freedom to worship Him.
God has created the heavens and stretched it out. He created the earth as well. He created life to everyone. And He gave life to everyone who walks on earth. Everything that we have, we owe it to the Lord. Amen. And He deserves that. Amen. Na ibalik natin kung ano yung meron. Yes, yes. Amen. Amen. You give life. Yes. You are love. You bring life to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are You, Lord. It's Your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's Your breath in our lungs, so we pour out our praise to You only. Yes, Lord. You want to be kind of buhay. Give life, You are love, You bring life to the darkness. You give hope, You restore every heart that is Great are
one last time, just with our voices. Yes, your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour. Very air that we breathe, Panginoon, we owe it to you, Lord God. All the praises, all the glory and honor to you, Lord God. In Jesus' name, everybody say, Amen. Okay, there's a saying po na no one is poor when it comes po for giving. Kaya po, kailangan po natin na magbigay sa Panginoon para yung blessings po sa atin ay unstoppable po. Ganun po. Kaya po, lahat po ay bibless na Lord kung tayo po ay laging nagbibigay po ng ating kaloob sa Kanya. That's an offering. Ito po ay matatagpuan sa Exodus 25, chapter 25, verse 2. Tell the Israelites to bring me an offering. You are to receive the offering for me from everyone whose heart prompts them to give. Okay po, nung panahon po niya, no, ni Moses po, sinabihan po siya ng Panginoon na ang people of Israel po ay magdala po sa kanya ng offering. Pero nung time na yun po, ay yung in-offer po nila ay gold, yung silver, at saka bronze po. Para po ipagpapatayo po ng kanyang sanctuary o tabernacle. Para po yung ano, materials na gagamitin po dun sa ano, sa gagawin po ng sa kanyang bahay o para po yung dun na po yung ano, yung bahay panambahan po. Yun po yung gusto ng Panginoon. Kaya inutusan niya po si Moses na yung from the bottom of the heart po ni ng ano, yung offer po, yun po yung ibibigay niya. Yun po. Tapos po na yung out of yung sa offer po nila ay nakapagpatayo po sila ng ark. Gawa po sa yung sa wood po, yung sa acacia wood. Tapos po pangalawa po ay yung tablets po na yung sinulat po niya yung Ten Commandments po, yun po. Kaya po ay winilagam ko po yung lahat na mabigay ng kalimutan. Amen. Jesus Christ.
sana po ay mas marami pa pong bigyan mo po kami ng bigyan mo po kami pa ng karagdagang lakas upang magawa po kami sa magawa po namin yung aming kanya-kanyang gawain para po sa inyo. Patnubayan at gabayan niyo po kami sa araw-araw. At i-bless niyo rin po yung mga walang trabaho at magkakaroon po sila ng trabaho sa tamang panahon po. I-bless mo rin po yung aming mga family sa Pilipinas man at dito po. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa lahat ng blessings at naway gabayan mo po kaming lahat sa aming mga gawain para po sa inyo. At i-bless mo po lahat ng mga kapatiran na wala po dito ngayon. At naway patnubayan mo rin po sila at bigyan mo rin po ng wisdom yung hahawak po nitong kaloob po ninyo. Maraming maraming salamat po sa blessings at ang lahat ng kapulihan at pasasalamat ay binabalik po namin sa inyo sa manamit sa pangalan ni Jesus. Amen. Dako na po tayo sa scripture. Okay, our scripture reading is taken from the book of Ezekiel, chapter 37, verse 1 to 14. Verse 1, the hand of the Lord was on me, and they brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of the valley. It was full of bones. 2, he led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. He asked me, 3, he asked me, son of man, can these bones live? I said, sovereign Lord, you alone know. Verse 4. And then he said to me, prophesy is his bones to say to them, dry bones, hear the word of the Lord. 5. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. 6. I will attach tendons to you, and make flesh come upon you, and all your loose skin. I will put breath in you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. 7. So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. 8. I looked at the candles and the flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Verse 9. Then he said to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to it, this is what the sovereign Lord says, come breath from the four winds, and breath into the slain, that they may live. Verse 10. So I prophesied to his mind and me, and breath entered them, they came to life and stood on their feet, and passed an army. Verse 11. Then he said to me, son of man, these bones are the people of Israel. They say our bones are dried up and our hope is gone. We are cut off. Verse 12. Therefore, prophesy to them, this is what the sovereign Lord says, my people, I am going to open their graves and bring them up from them, and I will bring you back to the land of Israel. Verse 13. Then you, my people, will know that I am the Lord, when I open your graves and bring you up from them. Verse 14, sabay-sabay po tayo. I will put my spirit in you, and you will live. I will settle you in your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken, and I have done it, declares the Lord. To God in our Lord. Ngayon po ay tinatawagan ko na po yung ating guwapo. Guwapo pa rin. Tinatawagan ko po yung ating guting si Elder Jojo. Praise God. Sino rin yung masaya?
Ang ganda kasi pag masaya eh. Kasi pag masaya at malungkot yung katabi mo, parang malungkot ka na rin eh. Yung misan, yung kasayahan, hindi nakakahawa eh. Pero yung kalungkutan, nakakahawa ka eh. Tulad ng kasalanan. Yung kasalanan, misan, malakas humawa. Pero yung kabutihan, parang ang hirap humawa. Salamat sa Panginoon. Totoo yung sabi no, ni Brother Joseph kanina. Kapag ka wala ka sa Panginoon, nagiging negative yung lahat ng outcome. Sabi niya, kung wala ka sa Panginoon, kaya mangyari. Sabi ko, ako siguro mayaman na ako. No, mayaman na ako sa kasalanan. Mayaman na ako sa kayabangan. Mayaman na ako sa kalokohan. Maraming kayamanan, no? Pero sa negative, tama ang sinabi na. Mayaman na ako, baka hold-up na ako. Praise God. Alam niyo mga kapatid ko, kapag ka wala ka sa Panginoon, lahat ng bagay, kahit maganda pa yung nagawa mo, yung pinaka-output niya, yung total, mga kapatid, ay walang kabuluhan. Sabi ni Haring Solomon, vanity of all vanity, everything is vanity. Lahat ng bagay walang kabuluhan, maliban na siya ay nasa Diyos. Amen. Mayroon ka naman kaya. Everybody say amen. Amen. Praise God. Yung binasa natin tungkol kay sa time of Israel, in the time of exile, mga kapatid ko, yung Israelites, in the time of Judah, nagkaroon ng divided kingdom yan. Sige, basahin na natin. Yan, may historical background na pagkain ko mga. Sabi rito, the book of Ezekiel is the most overlooked book in the Bible. Parang minsan nababaliwala siya, no? Kasi parang medyo lumalayo na siya. The time of Ezekiel were tough times. Parang baggang sinasabi natin na yung kasi yung tough times, mahirap yung kanyang panahon, no? At Zedekiah was the Judah final puppet kings. Tinawag din si Zedekiah as a puppet kings. Kasi hindi talaga siya king, parang control king pa rin siya. No? Hindi siya talaga king. No? Parang king siya pero namamanduhan. He was given the authority to rule in Jerusalem with a only small army. Ganun lang mga kapatid ko. Small army lang yung hawak mga kapatid. And the city was besieged once more. Nakukulong sila. Pagkatapos noon, sabi doon, and Nebuchadnezzar army captured Zedekiah. They were slain each of his son in the front of his eyes. Ano mga kapatid? Yung that time ni Zedekiah, mga kapatid ko, yung lahat ng mga bata pinapatay sa harapan ng kanilang magulang. Nang sabi doon, so that he can see that the royal line had ended. Para lahat na mamatay na yung mga royal line. Yun ang gusto ni Nebuchadnezzar. They took his eyes out so that the last thing saw was his son being slain. Parang sakit na yun. Yung huling nakita mo sa mata mo, no? Bago tanggalin eh. Yung pinatay yung anak. Then Nebuchadnezzar ordered the total destruction of Jerusalem. Ezekiel was called to preach around his time despite the fact that he was 1,000 miles away from Jerusalem and the land of Babylon. Yan na. Yan. Yan yung nagkaroon kasi dyan, nagkaroon ng tinatawag na parang two kingdoms between the kingdom of Israel at the kingdom of Judah. Yan, yung kulay blue, yan yung kingdom of Twitter. Ayan, sige. Pito-pito talaga yun dyan. Parang may ginagawa. Tika muna, balik na tayo. Balik muna tayo. Ayan. Ang sabi roon, mga kapatid ko, the two Israelites, polites known as the Kingdom of Israel, yung sa Samaria, gawin ng Samaria, Kingdom of Israel. Yan yung muna isang kingdom. Tapos yung Kingdom of Judah had emerged in the Iron Age 2.
kabataan, yung Kingdom of Judah, mga kapatid ko, yung kulay orange ba yan? Kulay gold. Dito sa akin, kulay gold, pero dyan, kulay orange. Medyo may tumatagal na talaga, sobrang panang parang si Elder Sherwin nung mag-preach, ano, hindi na mabasa yung yung ano. Sa sobrang tagal na kasi, mga kapatid ko, no? Nag-time, sabi nyo, time of Ezekiel the prophet, no, in the Old Testament, no? Tapos from Old Testament to New Testament, eh, ano pa ito gabihin? Okay na ba ito? Hindi mo mag- Tapos, three times, no? The traditional spiritual them dry bones has a catchy tune. Parang magamit ng mga idiomatic expression, no? Yung sabihin nung catchy tune, parang taak-taakit na ito, no? Parang ganda. But it's actually the Boneyard Revival. It is based on Ezekiel, vision of the valley of dry bones given by the Lord. God desired to provide desperately needed hope to His chosen people, but because of their wickedness, the Lord allowed the Nebuchadnezzar to enter to conquer their land. Ano yung mga kapatid ko? Dahil sa kasalanan. Kahit na chosen people sila, dahil sa kanilang mga maling gawa, dahil sa kanilang bagay na nagagawang mga kasalanan, mga kapatid ko, God allow. Parang sige, gusto mo mangyari yan, hindi sige. Parang gano'n. Inalaw ng Panginoon kahit na chosen niya ito. Yung land of Israel, bagamat pinili ng Diyos, pero dahil sa kanilang mga maling nagagawa o sa kanilang mga kasalanan nagagawa, pinayagan ng Lord na makapasok itong si Nebuchadnezzar para sakupin yung kanilang lupain, mga. The people have become captive in exotic. Ganun na. Yung parang nagkaroon ng kakaibang sila siguro yung na bihag or kinukup mga kapatid ko na itinibo na nemo kanina sa nung may parang ano ay ginawa din siguro sila kalipin. Far away the land of Babylon. A faraway land of Babylon, there was a downcast, the valley of dry bones, vision in primarily about the children of Israel. Sa paningin nila, talagang yung naging buhay ng mga Israelite, napakalungkot. They are downcast. At siguro sa buhay natin, darating dahil sa mga kalungkutan. Isa-isa nagpapalungkot eh, yung kasalanan. Nawalan ka ng sigla, nawalan ka ng pati yung future mo, nakakano. Ganun kasi pagka nakakagawa tayo ng mali sa harapan ng Diyos, lahat ng bagay, no? Parang nasisira, mga kapatid. Yung vision mo na gusto mo, magpagamit sa Panginoon, nawawala. Yung active mo umawit sa Panginoon, yung active mo tumugtog sa Panginoon,
yung active po mga kapatid ko, mag-ikahit ng kaluluwa, magdala ng kaluluwa sa harapan ng Diyos. No? Yung pagkatarawakan mo lahat na sinapit, pag nakakagawa ng kasalanan. But it also has a practical implication of God. Sa buhay natin, meron. Yung nangyari sa Israel, mga kapatid ko, minsan meron ugnay nito sa buhay ng mga mananampalataya. Try tayo. Sabi rito, sa balikan ko yung 37:3-5, mga kapatid ko. He asked me, son of man, can this bone live? And said, Sovereign Lord, you alone know. Kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, maribagang mabuhay ang mga butong ito. Ako ay sumagot, o Panginoon, sabi ni Hezekiah. Diyos, ikaw ang nakakaalam. Ikaw lang ang nakakaalam. Maari ba bang mabuhay ang mga butong ito? Sabi ng Panginoon sa akin. Siyempre, bilang mga tao, siyempre, wala kang alam sa ganung bagay. Kaya sabi niya, Sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, prophesy to this bone and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. Sasabi ng Panginoon sa kanya, sabihin mo, magprophesya ka, manghula ka. Sabihin mo sa mga tuyong buto. Ay, parang gano'n. Ang nasipin mo, parang hiyo po. Sabihin mo sa mga tuyong buto na ito, pakinggan mo ang salita ng Diyos. Mga kapatid ko, kung sa may mga application sa ating mga buhay, akala natin, bagamat masigla tayo, malaman tayo, mga kapatid ko, malakas ang katawan natin, pero minsan dumarating na akala natin we are still alive but totally we are living dead. Bagamat buhay tayo, parang patay tayo, mga kapatid. Parang yun ang gusto mangyari, mga kapatid, ng salita. Sa 5, this is what the Sovereign Lord say to these bones, I will make breath into you and you will be come to life. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa buong sa butong ito, narito, papasukin ko ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. Yun ang gusto mangyari, mga kapatid ko, ng Panginoon. Na inutusan niya, mga kapatid ko, si Ezekiel, mga kapatid ko, na propeta ng Diyos, na manghula siya doon. Manghula siya, sabihin mo sa mga buto, kayo mga buto, bibigyan kayo ng hininga ng Diyos. Kasi yung mga kapatid ko, yung kahit na ang tao ay may buhay, kahit na si Adam, in the time, mga kapatid ko, no, nung siya ay likhain ng Diyos, nung pagkatapos na siya likhain, hindi lang siya nilikha, mga kapatid ko, ayon sa alabok ng lupa, no? Nung na-inform na siya, it's okay na. Meron pang ginawa ang Panginoon. Hiningahan, no? In the breath of life. And sabi ng Bible sa Genesis chapter 2, verse 7, and the soul become a living soul. Yung katawan ay naging buhay na kaluluwa. Without the breath of life, or without the breath of God, the man is still dead in his eye, mga kapatid. Kahit na ang sino man, mga kapatid ko, na lumalakad, bagamat buhay, mga kapatid ko, pwedeng patay ito sa mata ng Diyos, maliban na ang hininga ng Diyos ay nasa kanya. Kaya dito sa verse 4, ang sabi dito, then he said to me, prophesy this bone and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. Kaya itong mensahe ko, mga kapatid ko, inuha ko sa verse 4. Tayo lahat tayo, upat manalangin sa Panginoon. Lord God, kami po ay lumalapit sa umaga nito.
sumasambang tunay, nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Dinadakila ka namin sa aming mga buhay, Panginoon. Hayaan mo sa oras na ikaw usapin kami. Kumilos ka, Panginoon, na ising kalooban. Lagyan mo ng hininga, Panginoon, ng judgment ko upang kami mabuhay mo yung Panginoon. Magsalita ka sa amin na ising kalooban, Panginoon Jesus. Hallelujah. Kumilos ka. Hayaan mo ang pananampalataya. Hallelujah, kumilos sa oras na ito. Ang panibagong buhay, Panginoon. Ang kalakasan. Ang kalusugan, Panginoon. Ang panibagong saya, Panginoon. Hallelujah. Ay muling mabuhay sa amin. Panibagong galak, Panginoon, sa paglilingkod. Hallelujah, ligaya, Panginoon, na walang karamdaman sa paglilingkod, Panginoon Jesus. Walang nadaramang kahit anong bagay, Panginoon, kundi Panginoon Jesus, lakas sa tuwa na nanggagaling sa iyo. Purihin ka, Panginoon, pakura mo ang gawain ito na iyong balala Espiritu. Kaya mo ang mga anghel mo, Panginoon, na magbantay pag-iingat sa bawat sa amin, Panginoon. Protection mo ang gawain ito, Panginoon, na isang kalooban. Let your Holy Spirit ay malahan, Panginoon, sa aming kalagitan. Let the Holy Spirit moves according to your will. And let your plans, Panginoon, hallelujah, establish in our heart, in our mind, our soul. Maraming salamat, lahat ng bagay na ito'y tinataas namin. Sa pangalan ni Jesus, and everybody say amen. Amen. Praise God. A message of, then he said to me, prophesy this bone, and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. Manghula. Parang mayroon gawin na, no? Siguro kung ikaw preacher, manghula ka sa buto pa. Pangaral ka sa mga buto. Hindi lang buto, talagang tuyo na. Tuyong buto na. Ginamit doon yung dry bones. Ibig sabihin, tuyong buto na yan. Kung sino sa inyo nakapunta sa field ng mga tawag dito, gadaan ako lang muna, balikan natin. Yan. Yan. Bakit yan mga buto? Pero puro buto, mga talansay, no? Sabi doon, talagang ito yung buto. Tapos sa buto, naka lang doon, sige, mga aral na dyan. Parang, ang nasabihin mo, balik ka mo, ayun na, may takmo ang aral dito. Wala namang mga buhay ito, wala namang, sino makikinig sa akin? Kung yun ang nasa isip mo, sa intellectual na unawa ng tao, mga kapatid, walang kayo ba gusto niyong mangaral sa sementeryo? Sino gusto niyong mangaral sa sementeryo? Diba? Siguro wala mga kapatid. No? Siguro wala siguro mangaral sa inyo ito. At wala magtatakas. No? Baka siguro sa inyo, may damo pang tao. Sementeryo. Diba? Pero sabi ng Panginoon, pinakita niya, di nalang siya sa kilingin, si Ezekiel. Pinakita sa kanya yung lugar, mga kapatid ko, kung saan doon siya mangaral. In the vision, mga kapatid ko. Sabi ng talata, at sabi niya, mangaral na dyan. Ito parang sa iyo, gagawin to. Yun ang sabi ng Lord, mangaral ka doon sa mga tuyong buto. When we start to feel dry bones, our lives taking over with depression. Yan yung mga parang nagiging nangyayari sa atin. Itong ating buhay, nagkakaroon ng depression. Kakaroon ng helplessness. Parang wala nang tutulong sa'yo. Ano ba? Parang mag-isa ka lang. Depressed na depressed ka, mag-isa ka lang, mga kapatid. Parang wala kang kasama. Hopelessness. No? Parang wala ka ng pag-asa, mga kapatid. Kaya ang tao, pagka nawala ng pag-asa, no? Isang susi lang ngayon, diba? Nagpapamatay ito ngayon. Kung walang tumutulong sa'yo, kung marami kang kamalat, anak, wala naman tumutulong sa'yo. Marami kang kilala, may kaibigan na, pero wala naman sila, no? Parang ikaw lang talaga mag-isa. Ganun yung dry bones. Bitterness or any negative feeling. Lahat negative. Negative lahat.
We have to make a choice not to claim them and hold on to them. Pero hindi dapat natin huwag nating hayaan kapag dumarating yung dry bone sa atin, pag dumarating yung bagay na ito, huwag mong hayaan manatili ito. Sabihin mo sa akin, dry bone ka ba ngayon? Parang alam, nag-alagay ko sa you feel dry? Brother, oh, bakit parang hindi ka dumalo kahapon? Kasi parang ano, depressed ako kasi parang laki ng problema ko, mga negative feeling. Wala ka kahapon sis ha, kasi ano eh. May problema ako, hindi masabi sa iyo mismo. Yes. Tulad ng preaching kagabi ni Pastor, pagkakaon na yung mga preaching namin. Depressed ka. Malungkot pa ka ng picture eh, talaga parang siya lang mag-isa na agad na kayo kumpay. No? Paalala ngayon siya. Yan kasi, no? Isa yun sa piling ng drive. Kaya pag dumarating sa inyo, huwag mo panatili. Sabi lang sunod ko mga kapatid ko, no, ginawa. What we need to hold on the word of God. Kapag dumarating sa atin yun, wala kang gagawin kundi hawakan mo yung mga salita. Hawakan mo yung mga promise ng Lord. Hawakan mo, mga kapatid ko, yung salita ng Diyos na nagbibigay ng lakas sa iyo. The plans of God not to harm you, but to prosper you. Yun ang gusto ng Lord. Wala siyang plano na ikaw ay mag-depress. Wala siyang plano na ikaw ay magkaroon ng bagay na nawawalan ka ng pag-asa. Pero bakit minsan pag dumarating, sabi mga kapatid ko nung binasa natin, dahil sa mga maling gawa, dahil sa mga kasalanang nagagawa, kaya dumarating ito. Nakakapasok yung kaaway, nakakapasok si Nebuchadnezzar, mga kapatid ko, nakakapasok si Tanda sa buhay natin kahit ayaw ng Diyos. Nakakapasok yung mga itong klase ng mga kapatid ko nagpapahirap sa atin, kalungkutan, lakal ng pag-asa. Saan ganun eh? Yung kapitbahay mo pa naman, pag ikaw ay naghirap, kwantuhan. Diba? Mayroon ko sa'yo. Praise the Lord, praise the Lord kaya. Nagkasakit tayo lahat. Diba? Parang ganun, diba? Yan, ang ginawa mo. Wala ka tuloy niyang trabaho kasi nag-praise the Lord ka. Ganun, ganun. Si Satanas nakakasingit eh. No? Pero pagka pinagpala ka ng Diyos, ingit na ingit naman siya eh. Yan ang si Satanas, mga kapatid. Kung ano yung nasa'yo, gusto niya po nila. Gusto niya mawala ka, gusto niya dry bone ka. Yan ang trabaho ni Satanas, mga kapatid, sa buhay natin. Tanggalin yung pag-asa mo. Tanggalin si Jesus Christ sa buhay mo. Tanggalin yung Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Tanggalin, mga kapatid ko, yung pag-asa natin sa Panginoon. Tanggalin yung future natin, mga kapatid, sa Panginoon. Ano gusto mong diyawa? What we need is to hold on the Word of God, mga kapatid. Fill our heart and mind with the Spirit, with the fellowship and the presence of the Lord. Ang hina. Kasi sa mga kapatid. Marahin na kami. Ayan. Praise God. Salamat sa Panginoon kasi yan kailangan natin. Spirit within the fellowship in the presence of the Lord. Kailangan natin ang fellowship sa Panginoon. Pag dumarating yung dryness sa atin, we need to fellowship. Kailangan mo na umatid sa gawain ng Panginoon. Kailangan mo na makasama mo, mga kapatid ko, yung mga anak ng Diyos. Kailangan mo yung Espiritu ng Diyos. Kailangan mo ng presence ng Lord. Kailangan mo umiyak ulit sa Panginoon. Ganun yan eh. Misan na yung puso natin,
pagka tayo ay dumating sa ganito, ang hirap makaahon. Ako, sabi ko, ahon ng prayer. Parang yung bigat ng yung spirit ko natin ngayon. Parang sigla, parang ang hirap. Isa, dumating sa atin yung dryness sa pagpupuli sa Panginoon. Pero hindi natin dapat kailangan panghawakan. Hindi kailangan natin na dumulog sa Panginoon. At ilagay natin ang puso natin yung Espiritu ng Diyos. Yes. John chapter 15 verse 5, ilagay ko na. Sabi nito, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, sabi ng Bible, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Sabi ng Panginoon, ako ang puno ng ubas. At kayo yung mga sanga. Yung mananatili sa akin at ako'y sa kanya, siya'y lalong magbubuhay. Kung hiwalay sa akin, wala kayong pagdating. Ang Panginoon, meron siyang tinatawag na parang platform o condition. You know? Ganun yan eh. Ang Panginoon kasi, hindi naman ibigay sa sila. Parang ganun. Hindi naman ganun ng Lord. Ayaw niya naman na-spoil ka. Ayaw niya naman mga kapatid ko na parang tuturuan ka niya maging tamad. At saka lalakas naman ako sa Panginoon eh. No? Kahit na hindi ako tumalo ng gawain ng Panginoon, malakas na ako. Kahit na hindi ako magbigay, papapalain ako ng Panginoon. Kahit na hindi ako mati ng church. No? Alam, ganun. Sabi ng Panginoon, apart from me, yun doon natin. Sabi, yung sinakakalang naman ng Matthew chapter 6 verse 13. 6 verse the kingdom of God. Hindi ibig sabihin, pag hindi mo inuna, dadating pa rin sa iyong biyaya. No, mga kapatid. Kaya nga sabi doon, seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Hindi, all these things shall be added unto you. Hindi ganun. And after you will seek first, no? Sabi doon, seek first the kingdom of God. Hindi wala kang kailangan, tapos pero na. Sige, subukan nyo sumawa, hindi kayo nagkatrabaho. Sino nyo sumasawa, hindi nagkatrabaho? Wala, no? Walang kumpanya galaw, no? Swerte. No? Swerte mo na, mas masawag, hindi ka nagtrabaho. Walang galaw, mga kapatid. Walang umaari na hindi nagtatanim. Pero lahat ng nagtatanim na maaari. Yan yung principle, mga kapatid, ng sow and reap and reap. Yan yung principle. Lahat ng bagay. Kapag may ginagawa, may itinatanim ka. Yan yung principle, the sowing and reaping. Pag may ginagawa ka sa Panginoon, may itinatanim ka, ani ka isang araw. If you stay in the Lord, ang kapatid, no? Sabi ng Panginoon, if you will remain in me, you will bear much fruit. But apart from me, sabi ng Panginoon, we can do nothing. Kaya itong mga Israelites, no? Itong tribe of Judah, itong kingdom of Judah, naging kalansay na sila. Naging mga buto na sila. Eh sabi doon, then he said to me, son of man, these bones are the people of Israel. Sabi sa lumpa ng Panginoon kay Ezekiel, alam mo ba na itong mga buto na to, ito ay yung mga anak ni Israel. Our bones are dried up, our hope is gone. We are cut off. Talagang natayo na sila, nawala na sila pag-asa, nawala na sila. Lubusan na, nahiwalay sa Lord. We are cut off. Kaya sabi ng Panginoon, if you are
apart from me. No? Kung hiwalay ka sa akin, wala kang magagawa. Kung you are cut off from the branches, no? Sabi ng Panginoon, I am the branches, I am the vine. Kung kayo ay putol tuon sa puno, hindi ka magbubunga. Hindi ka magbubunga, kahit mag-try ka pa. Sa Panginoon, maliban na ikaw ay nakakabit sa akin. Kaya sabi doon, maliban na kayo ay nasa akin at ako ay nasa inyo. Ganyan kasi, ang Panginoon may mga principle minsan. May mga conclusive word ang Lord. Na maliban na gawin mo yung gusto niya, lalapat sa iyo yung salita ng Diyos. Maliban na hindi mo gawin yung gusto niya, hindi lalapat sa iyo yung salita ng Diyos. Ganun yun yung mga kapatid. Sa Hebrews chapter 11 verse 6, or without faith, you cannot please God. It is impossible for a man to please God without faith. Napaka-imposible. Sabi dun, sapagkat lahat, because of who comes in the Lord should have faith. Sino mong lumalapit sa Panginoon ay kailangan may pananampalataya. Yan sa Panginoon, no? Ikaw, pati sa Panginoon, pag pananampalataya, dapat lumapit. Sa paglapit mo, kailangan pa ng pananampalataya. Para palugdan ng Diyos yung ginagawa mo. Kasi Diyos may patakaran. Alam niyo ba yung Exodus chapter 20? Kasi ikiran ko ha. No? Exodus chapter 20. No? Ang sabi ng Panginoon, unang salita, thou shall not make, I am your God, thou shall not make, no? Your own image. No? Huwag kang gagawa ng Diyos maliba sa akin. Alam niyo, so, ang Panginoon, gusto siyang sambahin. Huwag kang gagawa ng paraan na para sa'yo. Huwag kang gagawa ng Diyos lang. Huwag mo sabihin, eh Lord, kasi ano naman ito? Ikaw naman ito eh. Hindi. Sabi ng Panginoon, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan sa langit man o sa lupa. Sapagkat ako yung Diyos na mapanibigo. Ganito ang Panginoon eh. Kung gusto mo siyang sambahin, sundin mo yung sinasabi niya. Kasi yung gagawin mo para sa'yo sarili, hindi ka lulugdan ng Diyos. May gusto ang Diyos eh. Bakit? Para masamba mo siya ng tama. Amen. Kaya sinasabi ng Panginoon to, pagpapatid ko, sabi ng ating Panginoong Jesus, apart from him, bakit? Pag wala ka, hindi mo magagawa yung tama sa Panginoon. Ang gusto ng Lord, pag gusto niya gawin yung mga bagay na to, sundin natin ang kanyang salita, bakit? Pag ginawa natin yun, tama yung ginawa mo sa harapan ng Diyos. Amen. Praise God. Yan ang gusto ng Lord eh. Para maging tama yung gawa natin, sundin mo yung salita niya. Kasi pag ginawa niya, yun ang tama. Hindi yung alam mo na tama. Kasi pag yung alam lang natin, ha, wala. Sablay. Hindi nga sabi niya, Brother Joseph, at alam lang natin, tayo negative pag wala sa Panginoon. Kasi talaga totoo mga kapatid. Apart from me, kendo natin. Kaya ito mga Israelite, nahiwalay sila, mga kapatid, sa gawa nilang kasalanan, ang nangyari sa kanila sila ay natuyo. Nawalan sila ng pag-asa. Nahiwalay sila, mga kapatid. Kaya sila, ayan yung mga Judah, tuyo na sila. Hindi mo ba alam na mga anak ng mga chosen people yan? Actually, chosen people kapag sila'y nakakatawa. Kahit tayo, mga kapatid ko, ay ayaw ng Diyos na mawalan tayo ng pag-asa, ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng kalungkutan, ayaw ng Diyos na magkasakit tayo, pero kapag nakapasok yung kasalanan, walang nagagawa ang Diyos. Sa Isaiah chapter 59, sabi ng Bible, hindi maikli ang kamay ng Diyos para hindi ka maabot. Hindi mahina ang kanyang pandinig para hindi ka marinig, mga kapatid. Pero dahil sa kasalanan, naihiwalay ka. Isaiah chapter 59, verse 1. Pero dahil sa mga kasalanan, yun ang yun talaga pinag-uusapan ng Bible. Pagdating sa Diyos ang pinag-uusapan, kabutihan, no? Pagdating sa tao, pinag-uusapan, kasalanan. Tama sa pastor, hindi preaching na kagawa. Kasi ganun sa Diyos, mga kapatid. Wala namang kabutihan sa tao. Ang tao, kasalanan ang pag-uusapan. Kasi ang kabutihan sa Diyos na. Kasi sabi ng Bible, isa lang ang mabuti.
na yung points of view, mga pa. Sabi nito, I will make bread enter you and you will come to life. Sa verse 5. Ayaw naman ng Diyos, mga kapatid ko, na ganun lang. Gusto niya, mga kapatid ko, yung merong tinatawag na proclamation ng Lord doon sa kanyang mga anak. Meron akong point of view dito. Apat lang. 1, 2, 3, 4. Sabi niya, I will make breath enter you and you will come to life. Sa verse 5. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito. Narito, papasukin ko ang hinga at kayo'y mga bubuhay. Kaya sabi, maliban na walang hininga ang isang buto, no? Para mabuhay itong mga buto na ito, kailangan ng hininga ng Diyos. Kailangan ng salita ng Diyos. Kailangan ng presence ng Lord. Ganyan tayo nung natagpuan ng Panginoon. Para tayong mga tayong buto, no, sa harapan. Dinidescribe to sa ating mga buhay din minsan. No? Nung wala kang pagkakilala sa Panginoon, sabihin mo, alam mo siya, hindi naman ito. Pagkat sa'yo pamilya ko, ayos kami na, sumusunod naman din kami siya. Salud yun. Nasa laduhan kita. May mga tao kasi mabay talaga sa dyan. Ay, sa dyan. At, pero hindi mo higing garantiyan sa Lord, no? Para ikaw ay nararapat sa Diyos. Kasi sa Panginoon, maliban na hiwalay ka sa Kanya, wala kang magagawa. Kailangan mo ng salita ng Diyos. Kailangan mo marinig itong bagay na ito. Kailangan mo pa rin marinig itong salita ng Diyos. Bakit? Kasi nakita ng Diyos, gusto mong maging mabuti talaga. Kaya, dinala ka ng kapitbahay mo rito. Dinala ka ng kaibigan mo rito sa church. Dinala ka ng kaibigan mo, ng best friend mo dito sa church. Dinala ka ng kapatid mo, ng magulang mo dito sa church. Bakit? Kasi niya, gusto ng Diyos. Dahil nakita niya yung buhay mo, gusto mong mabuti. Kaya, dadalig ka niya lalo sa mabuti, mga kapatid. No? Yung plano ng Diyos eh. Bisa may mga bagay na, akala niyo kapag nakakadalo kayo ng church, ito'y bagay na dahil inibita lang kayo. Hindi. Walang ganun sa Panginoon. O nagkataon lang. Kasi sa Diyos, wala nang nagkataon lang. Ang Diyos pag gumagalaw ng isang bagay, o nagpa-plano ng isang bagay, lahat yun sigurado. Walang yung, something ka lang. Ay, kaya ka lang napunta rito. Hindi. Walang ganun sa Lord. Nakaplano sa Kanya na day by day from your life. Day by day from our life, nakaplano sa desisyon, no? Kahit gagamitin ko sa kapatid ko para marinig mo yung salita. Gagamitin si kapatid na ito para makarating ka sa church. Gagamitin ito para muli ka sumigla sa Panginoon. Gagamitin ka ng Panginoon para sa ganitong bagay. May gagamitin ng Diyos sa iyo para ikaw ay lalong mapalapit sa Panginoon. May gagamitin ng Diyos sa iyo para marinig mo yung tunay na salita ng Diyos. Well, say amen. Amen. I will come to you. I will enter you. That you will come to life para mabuhay ka muli. Ano yung sabi niya sa Israel? I will attach tent to you and make rest upon you and you will cover with the skin. Verse 6. Sa 3, I will look at tentum and bless a field on them and the skin covered them, but there was no bread in them. Verse 8. They said, our bones are dried up and our hope is gone. We are cut off. Ito lang yung tatlong point. Okay? Sumunan na. Sinabi ko niyo. Sa Genesis chapter 2, nilalang ng Panginoong Diyos ang tao ayon sa alabok ng lupa. Ibinanggit ko kanina. At hininga ng kanyang butas ng ilong nang hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Bago mabuhay ang isang tao total. Bago ang tao maging totoong tao. No? Nabuhay talaga siya. Kailangan niya ng hininga ng Diyos. Bilang mga anak ng
ng Diyos bilang mga Kristiyano, kailangan niya, kailangan natin mga kapatid ko ng Espiritu na galing sa Diyos para tayo mabuhay na muli. Si Adam, mga kapatid ko, nung i-create siya ng Lord, nung na-i-form na siya, wala pang life sa buhay ni Adam. Pero nung hiningyan siya sa butas ng kanyang ilong, at sabi doon, the man at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Ang tao ay, and the man became a living being. Doon pa lang siya nabuhay. Kaya yung ikaw at ako, wala tayong ipagmamalaki talaga sa Diyos. Kasi yung buhay, hindi talaga galing sa akin. Wala kang kapangyarihan na buhayin mo yung sarili mo. Wala kang kapangyarihan na gamutin mo yung sarili mo. No? Kasi yung hininga ng Diyos, yun lang yung nag-iisay ng buhay. Kaya natin mo, pinagkasakit ka. Kailangan mo ng isang manggagamot. Kailangan mo isang manggagamot para bumalik na. Si Adam nung kinreate siya ng Lord, nung nabuo na siya, hindi siya pinabayaan lang ng Lord. Hiningan siya sa butas ng ilong. At nung pagkahinga ng Diyos sa butas ng ilong, pumasok yung buhay. Sabi ng Biblia, ito ay naging buhay na kaluluwa. Naging buhay itong si Adam, mga kapatid. Sa verse 5, sabi ito, ganito ang sabi ng Diyos, ang butong ito, narito, papasukin ko ang hinga sa inyo at kayo mabubuhay. I will enter the breath in you. E itong mga buto na ito, mga kapatid ko, na pangangaralan o panghuhulaan ni Propeta Ezekiel, mga kapatid ko, kailangan merong isang bagay, isang makapangyarihang bagay, isang hinihan na nagbibigay buhay, isang tinatawag na makapangyarihang Diyos. Parang minsan ang hirap hanapan ng salita ang Diyos, ano? Parang wala kang kaya ibalik sa Kanya. Pagdating sa Diyos kasi parang kulang yung salita natin para ibanggit sa Panginoon. He is the source of everything, no? Sa Kanya nagagaling yung lahat ng ito. Bagay. Kaya tayo, wala tayong magagawa. Wala kang magagawa sa harap ako. Ganun. Hinihingi lang Diyos. Verse 3. Sabi doon, I will attach tendon to you and make flesh come upon you and cover you with skin. Dalagyan ko kayo ng mga litig. Sa wikang Tagal, lalagyan ko kayo ng mga litig at babalutin ko kayo ng laman. At ang tatakpan ko ang kayo ng mga balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Ay, yung mga kapatid ko, isasalita ang Diyos ayon sa kapangyarihan niya. Yung ibang sinasabi niya, ako ang Panginoon, ang ibig sabihin niya, ako ang Diyos mo na gumawa sa iyo. Ako ang Diyos mo na naglagay dito sa iyo sa charge. Ako ang Diyos mo na nagbihis sa iyo. Yan ang ibig sabihin niya. He is speaking authoritatively with His power, mga kapatid. Ako yung Diyos na nagbigay sa iyo ng sasakyan. Kaya sabi niya, ako magbibigay sa iyo ng balat. Ako maglalagay sa iyo ng litid. Ako magbabalot sa iyo mula sa kanan sa iyong buto. Babalutan kita ng babalutan kita ng laman. At ibigyan kita ng hininga. Kaya sabi doon, at malalaman mo, ako ang Panginoon. Gulat ka, isang araw, ako, alam mo ba, ako sa totoo, ako kaya nga doon, no? Pagka-ulay ko kasi nagbabasa ng salita ng Diyos, makikita mo yung mga word ng Panginoon. Sabi niya, sa bahay, bata pa lang. Pagpapit ko. Si Isaiah, mga kapatid ko, sabi, sa bahay, bata pa lang ng iyong magulang, naroon na ako nag-iingat sa iyo. Grabe.
Minsan, ganun magsalita, mga kapatid. Pinakikita niya sa Diyos kung gaano siya kabuti sa atin, mga kapatid. Gaano siya, pag gumagawa siya ng isang bagay, mga kapatid, yung binabasa ko ito, lalagyan ko kayo muli ng buto, lalagyan ko liki na yung laman. Alam niyo, mga kapatid ko, kung wala tayo sa Panginoon, we are positive na, negatively positive, mga kapatid ko. May sabihin, totoong tayo'y wala kung magagawa sa Panginoon. Tayo totoong negative, mga ang ating mga buhay ay hindi maayos sa harapan ng Diyos. Tayo, sabi ko po, tayo talaga ay nakahadya sa kasalanan, tayo nakahadya talaga doon sa tinatawag na paghukom sa judgment ng Lord. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, kaya minsan ginagamit niya yung ako ang Panginoon, ibig sabihin yan, anak ako yung tumawag sa iyo. No? Sa pag-drive mo ako ay nag-iingat sa iyo. Sa pag-trabaho mo ako ay naroon iingatan kita. He is speaking authoritatively what He will do to you every day in our life, mga kapatid. Amen. Ganun yung gustong sabihin ng Panginoon. Ini-specific niya, mga kapatid ko, yung bagay na ginagawa niya para malaman mo, siya lang yung makagagawa niya. Siya lang makagawa niya, siya lang yung makapagliligtas sa atin. Siya lang yung magbibigay sa atin ng panibagong pag-asa, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Amen. 2 Corinthians chapter 5, verse 5-17. Sabi rito, and He died for all those who live. He should no longer live for themselves, but for Him who died for them and raised again. Ganyan ang Panginoon, mga Panginoon. Siya yung nagbabagong buhay sa atin, no? Yung mga namatay sa kanila, hindi na nabubuhay sa kanilang mga sarili. Yung Diyos na ang nabubuhay sa kanila. Kaya tayo mga nasa Panginoon na, pag nasa Panginoon ka na, medyo mayroong pagbabago ng konti. Tapos hanggang dumami ng dumami yung pagbabago, hanggang magiging magbubulat ka sa sarili mo, no? Parang hindi ako nagtatakot. Parang mga kapatid, yung sabi, tatayo ako dito. Sino magsasabi mga kapatid ko, magiging regular attendance kayo every Sunday? Sino magsasabi na tumutugtog ka sa church, mga kapatid? Sino magsasabi sa inyo, nakakanta kayo dito? Sino magsasabi sa inyo, mga kapatid ko, na kayo isang araw magiging mga pastor? Isang araw kayo gagamitin ng Panginoon? Isang araw, mga kapatid ko, pagkapalay, sino magsasabi, mga kapatid ko? Sabi ng Diyos, ako ang Panginoon. Ako lang, yun ang kakagawa nito. Eh, yung lahat na nangyayari sa buhay natin, hindi mga aksidente ito, mga plano ito ng Diyos, mga. Mga plano ng Diyos ito, lahat ng bagay, mula na makilala mo ang Panginoon, mga kapatid. Pagkabat hindi mo pa nga siya kilala, no? Sa bahay bata pa nga, nandun yung plano ng Diyos sa'yo. Praise God. Hallelujah. Amen. So now, though we regard no one at the worldly point of view, though we once regarded in Christ in this way, so we do so no longer. Hindi na tayo yun, mga kapatid. Bila ngayon, sabi, hindi namin nakilala ang sino man ayon sa laman, bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit ngayon hindi na namin nakilala siya ng gayon. Nakilala nila, pero ngayon nakilala nila si Jesus Christ pala yung Diyos. Nakilala lang nila bilang isang tao, bilang kasama nila, katulad lang nila. Pero nung ito'y nabuhay mula sa mga patay, mga kapatid, doon nila nakilala. Hindi nila ganun ang aming pagpakilala. Kaya sa pinapakilala ni Pablo, iba na. Siya yun yung tagapagligtas, mga kapatid. Siya yung gumagawa ng paraan. Siya yung gumagawa ng way, mga kapatid ko. Siya yung sumasagot ng prayer natin. Siya na lahat. Yan, sabi ni Pablo, yun yung pagkakilala namin. Hindi na yung tulad ng dati. Therefore, in anyone be in Christ is a new creation. All things has gone, the new is here. Kung nakapag-isa yung Kristo, kasama itong namatay ni Kristo, iyan ang siya yung umahon muli, mga kapatid ko, and baptism, no?
ini-imply ni Apostol Pablo, hindi na siya tulad ng dati. Kay bagong nilalang na sa harapan ng Diyos. Yung mga lumang mong nakaraan, yung mga nakasalanan mong nakaraan, yung mga dati mong ginagawa, hindi ka na yun. The old has gone, ang sabi niya Apostol Pablo. At ngayon ay bago ka ng Diyos. Ganyan ang Diyos pag gumawa sa buhay natin. Papalitan ka rin niya ng panibagong buhay. Yung luma mo, wala na, alas na ng Lord. Hindi na ikaw, hindi ka na yung dati. At pag tumingin sa iyo ang Diyos, hindi ka na yung dati makasalanang tao. At tingin sa iyo ng Diyos, you are the holy child of God. Ikaw na yung isa sa mga banal na anak ng Diyos. You are the right person in the eyes of God. Yun ang tingin sa iyo ng Panginoon. Ganyan ang Panginoon, mga kapatid. Ganyan siya tumingin sa tao. Ganyan siya pumili ng kanyang mga anak. Three, I look and tend them and flesh appear on them and skin covered them, but there was no breath in them. Pero nandun na, pero wala pa rin buhay, mga kapatid. At ako'y tumingin na rito ang mga litid sa mga yuon at laman ay lumitaw sa mga yuon. At ang balat ay tumakit sa mga yaon, ngunit sa ibabaw, ngunit walang hininga sa kanila. Bagamat nandun na, bagamat mga kumpleto na sila, parang tao na, buong-buong tao na, parang gano'n. May balat na sila, may laman na, may litid na sila, yung kanilang buto may cover na ng skin, no? May mga balat na ng laman, lahat kumpleto ka, parang ganito na. Pero ang sabi doon, pero bit wala pa silang hininga. Kahit ito si Ezekiel, mga kapatid ko, nung nangaral siya, nakita niya, mga kapatid, nag-cover. Sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14, a person without the Spirit does not accept the things comes from above. The Spirit, but God considered the foolishness, but cannot understand them, because they are discerned only through the Spirit. Kung walang Espiritu ng Diyos, tapos kung walang Espiritu sa Diyos, that not accept the things comes from God. Hindi mo makilala yung mga bagay sa Diyos. Kung walang Espiritu ng Diyos, hindi mo maintindihan, hindi mo maunawaan yung gusto ng Diyos. Without the Spirit of God, hindi mo makikilala ang Panginoon. Without the Spirit of God, hindi ka makakagawa ayon sa isa rin. Eh, yung Espiritu ng Diyos, pag yan nakapasok sa buhay natin, yung hiniga ng Diyos, speaking sa hiniga ng Diyos, doon mo lang mauunawaan. Kaya pala ako lang dito sa church. Niligtas ako ng Panginoon. Kaya pala ako lang imbita. Ganun pala. Gusto niyang Panginoon makilala ko siya. Ganun pala. Para malaman ko na ako'y pinatawad ng Diyos. Ganun pala, kailangan ko palang babautisman. Ganun pala, kailangan ko palang sumampalataya sa Panginoon. Ganun pala. Kaya pala ako narito, kailangan ko siyang ibalik sa Kanya ang papuri. Kailangan ko pala siyang sambahin. Ito pala yung gusto ng Diyos na sa ikapitong araw ay para sa Kanya. Ang ikayarin na araw ay para sa akin. Ganun sa Diyos, ano? Meron para sa Diyos, meron din para sa iyo. Yung anong na araw para sa'yo, tama. Ang dami lang sa'yo. Yung isang araw para sa Diyos na. Minsan wala pa nga, dalawang oras na. Minsan nga, isang oras ka lahat nilang pastor. O minsan nga lang, na isang oras, tingnan na natin ng oras. Ito mo na maaaring pala, without the Spirit of God. Yung Spirit of God, yun ang nagpapaunawa sa ating mga kapatid. Para maintindihan natin yung layo ng Diyos. James chapter 2 verse 26, as the body without the Spirit is dead, so the faith without is dead. Ganun din. Yung pananampalataya. Kaparehas lang sila ng sinasabi. Pag kami wala ang Spirit, ganun din ang pananampalataya. Kung walang roh, patay din. Hindi pwedeng, may pananampalataya. Hindi ganun. May pananampalataya ka, yung Espiritu ng Diyos, yung pananampalataya ng tuturuin ng tama. Tumala ka sa church. Mag-invite ka ng kaluluwa. Magbigay ka sa gawain ng Panginoon. Magbigay ka ng time sa Panginoon. Ganun yun, no? Kung walang gawa, sabi ng Bible, it's there. Bagamat buhay ka, patay ka pa rin.
Dali mo pakinggan. Nuulawan niya, binabanggit niya yung mga bagay para maintindihan natin, mga kapatid ko. Kailangan maunawala ito, we need the Spirit of God, we need the bread of life, para maunawala natin lahat ng bagay na ito. Praise God. Tatapos na po tayo. Points of view number 4. They say, our bones are dried up and our hope is gone. And cut off, yung binanggit natin kanina. Luke chapter 18 verse 27, Jesus replied, what is impossible with man is possible with God. Kahit sinabi na, no? Kahit sinabi na wala na pag-asa, mga buto, mga pati na tuyo, wala na pag-asa, nahiwalay na sila. Parang hirap na sabihin, mabubuhay pa ba sila? Parang hirap na sabihin, pagbabago pa ba ako? Parang hirap sabihin, payayamanin pa ba ako ng Lord? Parang hirap sabihin, no? Gagaling pa ba ako sa karamdaman ko? Parang hirap sabihin, mga kapatid ko, ay magagawa pa ba ako? Sabi ng Panginoon sa Kristo, lahat ng bagay na imposible sa tao ay posible sa Diyos. Amen. Lahat ng bagay na akala mo wala ng pag-asa. No? Amen. Pag-entro. Ash, bakit ang parang naman ito. Amen, no? No, parang. Wala ng pag-asa. Pero, lahat ng bagay, mga patik ko, yung mga imposible, sa Diyos, walang imposible. Amen. No? Parang sabi mo, gagaling pa ba yung karamdaman na ganito? Sabi ni Jesus Christ, Jesus replied, what is impossible with a man is possible with God. Lahat ng bagay posible sa Diyos. Hindi siya nasasakop ng mga imposibleng bagay. Hindi siya nasasakop ng anumang bagay na mahihirap. Hindi siya nasasakop ng mga bagay na walang pag-asa. Ang Diyos hindi nasasakop ng bagay na hindi niya kayang gawin. Kaya nga sa Luke chapter 1 verse 37, for no word from God will never fail. Sa Diyos, walang salita na hindi may kapangyarihan. Ano ibig sabihin? Pag sinabi ng Diyos, walang magsasabi na hindi pwede. Pag sinabi ng Diyos, walang magsasabi na hindi niya kayang gawin. Pag gagawin ito ng Diyos at gusto niya mangyari, walang makapaghahadang sa Diyos. Amen. Diba sa Diyos? Kahit yung mga buto na yan, mga kapatid ko, kahit wala lang buhay, pag sinabi ng Diyos, nangaralan mo yan. Kahit sabihin mo, di na dumadali na sabihin mo, sabi ng Panginoon, pangaralan mo yan, imbitahin mo yan. Sa Diyos, walang imposibleng bagay. So, hindi na dumadali siya. Wala Diyos, walang imposibleng bagay, mga kapatid. Sa Diyos, walang salita ng walang kapangyarihan. Ano mo sa Diyos? Pinakita ko sa iyo kung gaano kahit gawin ng Diyos, mga kapatid. Pinauunawa sa atin ng Panginoon kung gaano siya makapangyarihan. Sa Diyos, walang salita niya na hindi bumabalik ng walang sukli. In God, there is nothing, mga kapatid ko, possible. All things are possible. Eh, brad, yung ano po, walang imposible sa tayo. Kahit napakahirap pa yan, kahit gaano kahirap pa yan, kahit parang wala ka nang maisip na pag-asa pa yan, kahit nilalihan niya ng lahat ng doktor, kahit sinabihan niya ng tayo niya ng buhay, sa Diyos, pag sinabi niya, kaya niya gawin. Hindi mo pwede sasabihin sa Diyos na hindi niya kaya gawin. May bagay ba sa Diyos na hindi kaya gawin, mga kapatid? Amen? Eh, sa parito ko sabi rito,
Therefore, prophesy and say to them, this is what the Sovereign Lord say, my people, I am going to open your graves and bring you up them, and I will drop, I'll bring you back to the land of Israel. Yung pangako ng Diyos. Sabi nito, then your people will know that I am the Lord when I open the graves and bring you up to them. I will put my spirit in you and you will live, and I will settle you in your land, that you will know that I am the Lord, had spoken, and I have done it, I declare it. Yung 12, 13, 14, ano yung napansin mo? Isa lang yung sinasabi niya doon. Isa lang yung pinapatunay niya doon. Sabi niya doon, the Sovereign Lord said, baka yung Diyos na nagsasalita, yung makapangyarihan ng Diyos, pinapatunayan niya yung kanyang ginagawa, kaya sinasabi niya, that you will know that I am the Lord. Yung verse lahat na yan, sinasabi niya patungkol sa kanyang sarili, then you will know that I am the Lord as is spoken. Ibig sabihin, lahat ng bagay pag sinabi ng Lord, no? Kaya niya gawin ito mga at kung makikilala, ikaw pala yung Lord na bumuhay sa akin. Ikaw pala yung Lord na nandala sa akin. Ito sa Panginoon. Yan sabi ni Jesus Christ sa ating Panginoon. 11 chapter 25, verse 25, sabi ni Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabuhay at ang buhay. Ako ang pagkabuhay na magmuli sa mga patay. Ako ang buhay. Who believes in me, addressed to trust him and realize mo. Sinasabi niya sa kanyang sarili, no? Magtiwala ka sa akin. Ako yung tagapagligtas. Magtiwala ka sa akin, manampalataya ka sa akin. Ako yung buhay at ang muling pagkabuhay. Sabi, but if in Christ in you, even though your body is subject to death because of sin, spirit gives life because of righteousness. Sa Romans chapter 8 verse 10. Kahit ikaw ay patay sa Panginoon, kahit yung katawan mo niyan ay doon subject, no? Okay na yan. Salamat. Sa Panginoon, mga kapatid. Itawa natin na ito. Ito yung dating sa kamatayan. Parang sinasabi ng Lord, huwag kamot, alala. Ako yung buhay. Ako yung muli pagkabuhay. Yung sumasampalataya sa akin, naniniwala sa akin, nagtitiwala sa akin, ako yung kaligtasan. No? Kahit mamatay siya, mabubuhay siya muli. Hindi yung sinasabi ng Panginoon. Kahit yung katawan mo yan, subject to death, subject to sin, pero yung Espiritu ko, sabi ng Panginoon, He will give you righteousness. Maubuhay ka muli sa katwiran ng Diyos. Ubuhayin ka muli ng Diyos. Kahit ikaw ay nandoon sa kasalanan, no? Patay ka dahil sa kasalanan, ganun tayo eh. Kasi sa Diyos, kahit buhay tayo, pag nasa kasalanan tayo, ang tingin sa atin ng Diyos, patay. Bagamat kahit ikaw ay mas lusog, kumakain ka, puno ng vitamina yung rep ninyo, yung rep nyo, daming pagkain, malusog ka, lahat yung gisig ka ng maaga, you will shower every morning, every night. At malusog na malusog ka, wala karamdaman, pero pag yung kasalanan nasa iyo, ang sabi ng Panginoon, even you are alive, o kahit ikaw ay buhay, patay ka sa mata ng Panginoon. Kasi sa Diyos, wala namang kwenta yung ano, tao kapag makasalanan. Yan, may opinion Diyos. Ganun lang ang opinion niya, mga kapatid ko. Eh, Diyos siya, kaya namang palitan ng Diyos. Kung gusto niyo. Kaya naman tayo palitan ng Diyos. Yan, pinakikita lang ng Diyos.
kung ano tayo, ano yung kalagayan natin, kung ano yung hindi natin kayang gawin sa harapan ng Diyos. Pinakita ng salita ng Diyos, mga kapatid ko, na kung saan ka nakalugar, saan tayo nakalugar, ano yung limitado sa atin, mga kapatid ko. Limitado tayo na buhayin natin muli yung sarili natin. Yung kaya hindi natin gawin, mga kapatid ko. Hindi mo kayang patawarin yung sarili mo. Hindi mo bigyan ng tinatawag na katwiran ng sarili mo. Yung katwiran ng Diyos, hindi mo kayang ilabot sa sarili mo, mga kapatid ko. Hindi mo kayang buhayin yung sarili mo, mga kapatid ko. Hindi mo kayang magalingin yung sarili mo. Hindi mo kayang naligtas. Para yun ang sinasabi ng Lord. Sabi niya, I am the Lord. You will know I am God. Malalaman mo ito. Amen. Praise God. Kapag-alabay ng Panginoon. Tayo, tapos na tayo. What we need, hold on to the Word of God to fill our heart and mind with His Spirit, which is fellowship. So, yung mga kapatid, hindi naman natin magagawa ang mga bagay lang. Hindi mangyayari ito, hindi lalapat ito. Pero, a fellowship to the Lord. Sa Hebrews chapter 10, verse 25, not giving up meeting together of some are in a habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Kung nalaman natin malapit nang dumating ang Panginoon, huwag natin kalimutan yung pagtitipon. Enjoy mo na lang. Yan. Okay na. Kailangan natin ang fellowship. Bakit mahalaga ang church? Dumalo. Kailangan mo ng fellowship. Bakit? Kasi doon mo mabipin. Ang sabi ng nilagay ko, fellowship with the presence of God. Magkakaroon ka ng fellowship sa Lord. Mararamdaman mo yung presensya ng Diyos. Mararamdaman mo yung Espiritu ng Diyos. Pagdating ka sa fellowship na tayo. Pagdating ka kasi church. Fellowship with brother and sister in Christ. Makipag-fellowship ka sa Panginoon, sa mga kapatid natin sa Panginoon. Fellowship with among the righteous people in the church. Yung mga sumusunod sa Panginoon, kapag-fellowship ka doon, magpalakas ka, sumama ka sa malalakas. Doon sa mga ginagamit ng Panginoon. Those who living right with God, doon sa mga sumusunod ayon sa gusto ng Lord. Kapag-fellowship tayo doon. Kapag-fellowship tayo sa kabila, mga kapatid. No? Do not yoke together with the unbelievers for what righteousness and wickedness have in common, or what fellowship can lie with the darkness. Kailangan natin. Doon natin. Huwag tayong makipagano. Ay pagsamalang mo sa mga hindi mananampalataya. Kasi hindi natin kailangan nun. Ayaw ni Apostle Pablo, ayaw ng Diyos ng mga kapatid. Para tayo magkaroon ng tinatawag, no? Ano tayo ng presence? Fellowship with the presence of God. Fellowship with brother in Christ, sister in Christ, no? Yun ang gusto ng Lord. Ayaw ng Diyos na mawala yung, ayaw ng Diyos mahiwalay tayo sa Kanya, ayaw ng Diyos, mga kapatid. Kaya sabi niya, fellowship among the righteous people in the church. Those who living right with God. Yan ang kailangan natin gawin, mga kapatid. Salamat pa sa Panginoon. To God be the glory. Praise God, tayo tayong mahal, mga kapatid. Natawagan ko po ang UPM. God, nasa ating awit. Come on, give me it. Diyos sa buhay po natin. Amen. Kahit po anong gawin natin, kahit anong sacrifisyon gawin natin, kung wala ang Diyos sa ginagawa natin, it's nothing. Amen. Sige po, alayin po natin ang ating mga.
At of course, we have the elements being prepared. I mean, we will pray for it. But for now, let's have a bit of understanding. Hello? So thank you po, Elder Jojo. Sana maganda pong mensahe. Alam niyo po, yeah, we're so blessed po today at we really understand the prophets. They're the ones who declare the prophecies. But sino ang nagpo-fulfill nito? Sila ba? Then, they just declare. It is God who makes them happen, di ba? In the same way, tayo po na nag- Sisiyan ang salita ng Diyos, we don't cause faith na may tanim sa inyong pong puso. But it is God, it is the work of God na kumikilos po para yung faith may tanim sa atin. So that we will have faith in Jesus as our Lord and Savior. So we have our roles, we have our positions, but kung tayo pinagbigyan ng role, kung tayo pinagbilinan, let us be obedient in doing so. Now the Lord's Supper is one of the form of obedience para po sa mga mananampalataya, as it is not an ordinance of GICM, but the Lord's Supper is instituted by Jesus Christ Himself. Yan. Yes. So the very first instance na nangyari yan is during the Last Supper, kung saan ito na yung huling niyang gabi bago po siya ibako sa krus. And in that occasion, ay kanya pong na-institute sa kanya mga apostles. It is a very intimate dinner with his disciples and apostles. Tapos siya nagbilin na ito raw ay gawin ninyo, do this in remembrance of me. So, the Lord's Supper is a very special memorial of His death for our sins. At atin din pong maunawaan na when Christ left, siya po'y natutulog sa kanan ng Diyos Ama. So here comes the birth of the church. Ito na yung pagsulong ng mga churches. Which is basically mga home churches. But the book of Acts records na yung mga Jews, they are still practicing what they were used to do. They still go to the temple. Atin po tingnan sa book of Acts. This is in the fellowship of the believers, Acts 2, verse 42. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. At, sabi ko nga po, they still practice what they used to do, like going to the temple at 9 a.m. They go again at 3 p.m. and then they go at sunset. Now, the book of Acts 3, verse 1 says, one day Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. Yun. And then another verse says in Acts 20, verse 7, on the first day of the week, we came together to break bread. At ganyan din po, sabi dito, sa Acts 2, verse 46, every day they continued to meet together in the temple courts. So you see, they meet in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together.
with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. So they still have this practice. 9 a.m., 3 p.m., and sunset, they go to the temple courts to pray. And then they go to their homes where they pray and they break bread. So ando po yung communion, ando yung fellowship in their home churches. And they do, by obedience, they do break bread together. So this communion is really important in the lives of the believers because it strengthens us, our connection to one another, and our fellowship with the Lord. Yun po yung significance niya. So, Christians today should never lose sight of this importance. Kaya nga po, yung constant reminder of the great sacrifice Jesus paid for our sins should be there. And this Lord's Supper is a time of self-examination and rededication of our service to the Lord. It is also a means of building fellowship sa body po ng believers with one another and in the body of Christ. So, with much encouragement as not to neglect opportunities we have to observe the Lord's Supper. Actually, the recommendation is do this as much as you can. But in our church, we do this every first service of the month. We give it importance. This is not an ordinary meal. We do this with reverence. We do this with a purpose. And we do this as a body. Kaya ngayon po, tayo pong lahat ay manalangin. We will pray for the elements po. So, helpers, meron po tayong bread which signifies the body of Christ and also the juice which signifies the blood of Christ. We will pray for the elements. Church, let's pray. Panginoon, salamat Lord for this opportunity to gather as a body to fellowship, Panginoon, in breaking the bread. Tunay naman sa aming pong paggunita ng iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, aming pong tinataas at pinapadalangin ang mga simbolong ito, Panginoon, ang mga tinapay na siyang simbolo ng iyong katawan na nabukbog, Panginoon, at nabaho sa krus, Lord, na para po sa katubusan ng aming kasalanan. At ganyan din naman sa mga inumin ito, Panginoon, na tandaan po ng iyong dugo na nabuhos, Panginoon, sa krus, sa iyong pagkakapako, Panginoon, hanggang sa kayo buhay, mawala ng hininga, Panginoon. Salamat, Lord God, for this sacrifice na iyong ginawa para po sa amin. Lord God, we know that this is offered to all. We thank you, Lord God, for us that we accepted this gift, Panginoon, na iyong hinihanap sa amin. Salamat naman for this remembrance. Bless these elements, Panginoon. At indeed, bless us all as we partake from the Lord's Supper. Thank you, Father God. This is our prayer. In the name of Jesus. Amen. So we will distribute po, but we will partake all together mamaya po. Thank you.
examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment on himself. I'll give you some time to pray, acknowledge your sin before God, and God is gracious in giving forgiveness. Father God, we thank you, Father God, for this opportunity to commune as a body and to come before you, Father God, seeking your forgiveness of the things that we have done that are not pleasing to your eyes, Father God. Restore the joy, Father God, in our fellowship with you. Take away all the hindrances in our fellowship with you, Father. We sin before you in many ways, Father. We acknowledge all of this. And we seek your forgiveness, Father God. Bless us, O Lord, and make us worthy to proceed further. Amen. Thank you, Father, for your love. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Shall we rise, Paul? We will start with the bread, and then we will proceed with the juice or the drink. With the bread. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." All together. And for the juice or the drink, in the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." All together. To God be the glory. Gusto po, may ko lang na another joke. Si Abel, tsaka si Ian. Si Abel, tsaka Ian. Wow! Si Abel, no? Si Abel.
Si Abby. Abby Angel. Abby Angel. Angel. Oh, ayun! Uy, abisin dyan! Mag-gawin dyan. Praise God, tayo pong lahat ay salamat sa Panginoon. Let's bow. Lord, salamat Panginoon sa kabutihan niyo at narito, Panginoon, aming nilapit at dinadalangin ang arawan po ni Brother Abel at Brother Ian, Panginoon. Salamat niyo ang kanilang pangangailangan. Pag-ibigyan din si Sister Angel, Panginoon. Salamat niyo ang kanilang mga pangangailangan sa buhay, kanilang mga desire, bigiin. Aming dalangin, Panginoong Jesus, na sa oras ko'y ipagkalog mo po sa kanila ang malang desire ng kanilang puso. Higit sa lahat, gamitin mo sila para sa iyong mga kaluwalhatian. Pagpalain mo ang kanilang gawa ng kamay, maging kanilang mga pinapasuhan, Panginoon. Pagpalain mo sila sa kanilang mga kaibigan, mga mahal sa buhay, Panginoong Jesus. Hallelujah. Kaya mo, Panginoon, na ang lahat ng kanilang hiling ay makita po nila sa kanilang kamay, Panginoon, ay yung pinagkaroon. Aming dalangin, huwag mong namis lang pagyamanin ang gusto, Panginoon, baka sila'y makalimut. Huwag mo rin kalimut, pagkulangin sila, baka magkasala sila, Panginoon. Kaya dalangin namin, ikaw po ang nakababatid nito, at magpala ng lahat ng bagay. Lord, dinadalangin din namin ang aming nilalapit na kompensyon. Ikaw po ang mamuna, dinadalangin po namin sa iyo mga plano na ito. Nilalapit po namin sa iyo na loobin mo na mangyari ang magustuhan, kalooban mo sa amin, Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat. Inataas ka po namin, Panginoon, sa oras ito. At sa may karamdaman, Panginoon, sa may uuwi, Panginoon, si Brother Noel Bayola, Panginoon, sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas, travel niya, Panginoon, dahil huli na siya, Panginoon, sa kanyang lola. Ay, nilapit po namin ang pag-iingat mo. Same travel, Lord, biyapan ni Panginoon. His potent sound at kapayapaan ng kanyang darapan. Comfort mo ang kanyang pamilya, Panginoon Jesus. Hallelujah. Lord, may salamat. Lahat ng bagay nito ay nilalapit namin sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. At yun din mga kapatid ko, para sa ating pagkatapos, pwede ba natin sa ating mga kamay? Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all we ask or think according to the power that work in us, unto him glory in the church by Jesus Christ through all ages, world without end. Amen.